Pangulong Bongbong Marcos, trending matapos magsilabasan ang mga epekto ng kanyang pinaggagawa. Kasama na dyan ang pakikipag-alyansa at pakikipagpatibay ng bilateral relations sa iba't ibang bansa. Ang talino talaga ng ating mahal na Pangulo dahil alam niya kung paano ang gagawin para naman pagkailangan natin ang isang bansa ay wala ng problema dahil nga may usapan na ang mga ito. Kung akala ng iba ay pa-travel-travel lang siya sa abroad, well, itong video na ito ang sasampal sa kanilang mga maling akala. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP, United States Indo-Pacific Command, Australian Defense Force at Japan Self-Defense Forces ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea nitong linggo, March 7, 2024. Ang multilateral maritime cooperative activity na ginawa sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ay may kinalaman sa mga sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid mula sa apat na bansa. Kabilang sa mga kalahok ang BRP Gregorio del Pilar na may AW-109 helicopter at BRP Valentin Diaz mula sa Philippine Navy, ang USS Mobile at ang P-8A Poseidon mula sa United States Navy, ang Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft at ang JS Akibono mula sa Japan Maritime Self-Defense Forces. Ipinakita ng Maritime Cooperative Activity ang pangako ng mga kalahok na bansa na palakasin ang kooperasyon ng pangrehiyon at international bilang suporta sa isang libre at bukas na Indo-Pacific sa pamamagitan ng interoperability exercises sa maritime domain. Malaki rin ang maitutulong nito sa pag-uunlad ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga kalahok ay nagsagawa ng pagsasanay sa komunikasyon at taktika ng dibisyon o maneuver ng opisyal ng watch at isang ehersisyo sa larawan. Ang mga aktibidad na ito na idinisenyo upang mapahusay ang mga kakayahan ng iba't ibang pwersa na epektibong magtutulungan sa mga senaryo sa dagat. Samantala, ang MBLT-10 Hunasan mula sa 4MBDE kasama ang mga dedikadong reservist ay nagsagawa ng kritikal na misyon upang protektahan ang Bataan Island, Batanes, Calayan Island at Cagayan mula sa mga potensyal na banta. Ang kanilang layunin ay ipagtanggol laban sa mga dayuhang agresor at mapanatili ang integridad na teritoryo sa pamamagitan ng mga operasyong kontra-landing at maritime security patrol. Sa precision patrol at vigilanting surveillance, sinigurado ng Marines ang mga perimeter sa baybayin na tiniyak din ang mga kaligtasan ng ating mga kababayan sa lugar. Nakikita naman ni National Defense Secretary Gibo Chudoro na ang Maritime Cooperation Activity ay isang hakbang para mapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong ipagtanggol ang ating bansa. Sinabi din ng apat na bansa na pagtitibayan nila ang desisyon ng 2016 International Arbitral Ruling, isang hatol na pandaigdigang korte na nagsasabing walang karapatan ang bansang China sa West Philippine Sea. Wala din daw sapat na basehan ang 9-line map ng China na umaangkin sa buong South China Sea. Tinitiyak naman ng apat na bansa na ang pagsasanay na nasimulan ay naaayon sa international law. Samantala, muling hinaras ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidente noong Webes, April 4, 2024 sa paligid ng Rosol Reef na matatagpuan sa loob ng West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesman Commander Jay Tarilla, hinaras ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na sumusuporta sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isang misyon na ihulog ang mga floating aggregates device sa lugar. Kwento pa ni spokesman Jay Tarilla na habang ang Philippine Coast Guard vessel daw at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay naguhulog ng floating aggregates device sa paligid ng Rosol Reef, ang dalawang Chinese Coast Guard vessel na 21551 at 21556 na siyang karaniwang
predictor sa resupply operation na dumating sa Ayungin Shoal at sinimulang guluhin ang mga Pilipino fishing boat ng kusang loob na sumusuporta sa operasyon ng Philippine Coast Guard at BFAR noong April 4, 2024. Idinagdag pa niya na ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay nagpakita ng unlawful behavior sa panahon ng insidente. Kinundinan naman ni Philippine Coast Guard spokesman Jay Tarila ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard ay nagmumula daw sa kasakiman at walang batayan na pag-aangkin ng Beijing na ang teritoryo ay pag-aari nila. Para sa kaalaman ng lahat, ang Rosal Reef na nasa 128 nautic air miles mula sa Palawan ay bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Samantala, sinabi naman ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin lahat ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng makakaya nito sa pamamagitan ng diplomasya upang maiparating sa pamunuan ng China ang pangangailangang mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea at maiwasan ang posibleng direktang komprontasyon. Par for the course. The cruises that we are doing, something have been planned for a long time. The interim reports that I'm getting is that very useful talaga in terms of the interoperability, so that each navy knows how the other navy operates, number one, and secondly that they learn how to operate together. So maganda naman daw ang takbo, and that's the usual reaction from the PLA. Maglalabas din sila ng kanilang barko, so it's almost normal already for us. So unfortunately, incidents aggregated by China. I sincerely hope so. I really do. But again, so we are trying everything. We still continue to talk at a ministerial level, at a sub-ministerial level, at a people-to-people level. Lahat ng maaari nating gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing. Makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang kanon, walang water kanon. Hindi na mabalik sa ganun. Sir, last question. Ang medyo lighter lang. Busy kayo, sobrang busy kayo sa schedule. Tanong ko, sir, may time pa po ba kayo mag-date the first lady? Wala, this last dalawa na miss na namin na date namin, so kailangan akong kailangan ko babawi pagbalik ko galing sa States. Thank you, sir. Nagtatampo na sa akin.